Mga kagarden ng ating gumamela na imamarkot po natin. At dagdag po mga kagarden, ano po, pagka po nagmarkot po tayo yung gagamitin po nating media, dapat medyo basa. Para pagka po inilagay po natin dito, mabilis po siyang magugat. So ito po ang ating imamarkot. Ang pagmamarkot po, depende po sa laki, ano po. Yan. Gagawin po natin, puputulin lang po natin yung mga sangang nakapaikot dito sa ating mamarkot. So ang gagawin po natin, aanin muna po natin yan. Kumbaga, lalagyan po muna natin siya ng line para mabilis po natin siyang mabalat. Pabilog. So ang limbawa, ang ganyan po kataas ang mamarkot po natin, depende po yan sa... Yan, dapat susukatan nyo po kung tansyado po na mababalot po ang buo yung ating imamarkot. So, ibabalatan na po natin siya mga kagarden, ano po. Yan. Kaya yung pagmamarkot po maganda din po. Kasi bukod sa hindi pa naman po natin siya puputulan yung sanga, nakatulad na pagka pinutol, itatalsak lang po natin sa polybag. Medyo ito po, medyo maganda po siya. Ang advantage po nito, kaya yung markot ay maganda po sa ano. Pagka po nagugat na, tsaka lang po natin siya puputulan. Ayan, babalatan lang po natin yung paikot. So, inuulit po namin mga garden, ano po, baka may nanonood po na mas master po sa ginagawa po namin ngayon. Ito po tinuturo po namin, base lang din po sa aming eksperyensya na ginawa po namin. Kaya po namin ito binabahagi. So, inuulit po namin, hindi po kami nag-aral ng pagmamarkot. Ito po ay base lang sa aming natutunan. Ayan. So, buddy, ano po ah? Maging maingat lang po kayo sa paggamit po ng ating cutter. At tansyain lang po ang pagbabalat. Baka po mamali po kayo ng pag ganon. Haputol nyo pong buo yung sanga na mamarkot. Dapat po, ala po siyang matitirang green. Kasi dyan po lalabas yung ugat ng ating imamarkot. Ayan. Ayan po. Ayan. So, ayan po. Dapat po, balat na balat po yan. Ayan po ha, yung pagmamarkot, pwede po sa mga fruit-bearing trees. Yun po yung mga nabibili po natin sa mga nagbebenta ng mga prutas. Grafting, o graft po yun, o markot ang tawag po doon. Ayan, okay na po mga kagarden. Ngayon, lalagay na po yung ating... ang ating media. Dito po siya. Kaya ang gagamitin po pala ninyong plastic yung transparent. Bakit po transparent? Para pagka po nag-root na po siya, makikita nyo po na lumalabas na yung root. Ibig sabihin, pwede na po natin siyang putulin dito sa sanga. Ayan po, babalutan na po natin siya. Ayan. Mapapansin nyo po, dapat yung buong katawan, mababalot po siya sa ating media. Ayan, no? Makikita niyo po yan. Ha? Dapat po pigain po natin siya ng kaunti para mas maigpit. Ayan. Tapos po. Tapos, pagka po na, ibalot na po natin, gagawin po natin susunod, tatali na po natin siya ng ating grafting tape. Ayan. Mapapansin niyo po, puro transparent po yung gamit natin. Ang purpose po niyan, para madali pong makita kung nagugat na po yung ating ginrap, ay sorry, na markot. Dapat po maigpit po lagi ang ating pagkakatali. Yan, tali nyo muna po siya para wag po siyang ano. Tapos pagka natali na po, dapat po maigpit nang hindi po siya nagagalaw-galaw kahit po mag-umangin. Safety pa rin po yung ating markot. So, ayan. Pagka po natali na po natin siya,
babalutan na po natin siya ng ating grafting tape. Medyo malaki. Kaya nga po dapat ang bilin po ninyo pagka nagmamarkot po kayo medyo maliit nito, kasi kami po kasi double purpose po kasi namin tong grafting tape na to. Pang graft po namin siya tsaka pang markot. Ayan. Ayan. Ayan po, tapos na po yung unang procedure ng pagmamarkot. Na-transplant na po natin ang ating minarkot na gumamela. Bali mga ka-garden, inintay po natin ito ng 2 buwan. In-start po natin siyang i-markot May 31. So bali ano na po siya, 2 buwan po natin siya inintay. Opo. Kaya ngayon po, ito transplant na po natin. Ito po mga ka-garden. Ayan po, may ugat na. Ayan po yung mga ugat niya. Ayan po mga ka-garden. Kaya ready na po siyang i-transplant po sa ating polybag. Ayan po mga ka-garden, ha, inuulit po namin. Kaya ito pong plastic na gagamitin po natin pagka nag-markot po tayo, kailangan i-transparent po. Ayan, tulad po niyan. Makikita nyo po yung minarkot ninyo na buhay na pagka yung ugat, nagsilitawan na po. Kaya kailangan gamitin nyo transparent. Okay, mga ka-garden, ngayon po gagawin po natin. Puputulin na po natin siya. Bali ang putol po natin ngayon dito sa ilalim po niya. Ito po kayo naman ng pagkamamarkot. Hindi po masasayang yung sanga na gagawin nyo. Kasi mismo sa puno pa lang, sa sanga po natin siya imamarkot, hindi pa natin siya puputulin. Bali puputulin pa lang po natin siya pagkabuhay na po yung minarkot natin. Tulad po ngayon, puputulin na po natin. Bali pag puputol po dito, daan-daan lang po. Puputulin na po natin. Daan-daan lang po, ha. Baka po kasi sa ilalim siya dadan, oh. Sa ilalim siya kinakat. Kahit ano naman pwedeng ipangkat yan din, oh. Basta siguraduhin lang po ninyo na yung ugat huwag matatanggal. Kasi wala po kasi kami available kasi na nun. Kaya maliit po na lagare ang ginamit. Ayan po mga ka-garden. Tingnan nyo po. Ayan na po yung mga ugat niya. Ayan. Mga ka-garden, ayan kayo naman po ng pagmamarkot tulad po nito. Mapipili nyo po yung sanga na gusto nyo kung gaano po siya kalaki. At kayo naman pa nga po ng pagmamarkoting, yun nga, hindi po siya mamamatay. Matuloy man o hindi, buhay na buhay pa rin yung sanga. Yun po yung kayong advantage naman ng pagmamarkot. Kaso, tiyagaan lang po din ang paghihintay. Tulad po nito, bago po namin pinakita sa inyo, inintay pa po namin ng alos 2 buwan. So, ayan, kitang-kita nyo naman po yung naging return po natin mga ka-garden. Tatanim na po natin. Ngayon, tatanggalin po natin yung plastic niya. Para po yung ugat niya, mabilis na pong kumapit dito sa paglilipatan po natin na polybag. Tanggalin na po natin siya ng balot. Yung pong ginamit namin na media na pinambalot dito, yun lang din po yung lagi namin tinuturong media. Ano po? Maski man po yung paglilipatan natin ng ano, yun lang din po siya. Pero itong plastic po na to, kailangan plastic yellow. Ito, nakakatakot din po kasi kailangan po nating maingat kasi yung ugat baka matanggal, masasayang lang po. Ayan. Ayan po, tatanggalin na, natanggal na po natin yung ano. Pero sabi nga po namin, konting ingat lang para yung ugat. Ito na po yung ating pagtataniman na ano. Ayan. Ayan po mga garden, no? Kita nyo po yung mga ugat niya. Oh. Ayan. Ayan po. Meron na po tayong isang
natagumpay na pagmamarkot ng ating gumamela. So po yung pagmamarkot po, pwede din po siya sa mga puno na nagbubunga, sa mangga, pwede po yun. Pwede may mga nagtatanong na sa paggugumamela. Ito po yung isa pong way para maparami po yung ating alaman. Gumamela. Gumamela. Ah, sa susunod po, mayroon pang isa yung pag-ano naman ng sanga. Pagpuputol naman. Sir, then, tapos na po yung ating pag-transplant po ng ating markot. Ang gagawin po natin ngayon, ililim na muna po natin siya kasi hindi pa po stable yung kanyang ugat. At iwasan din po natin siya na nagagalaw. Ugat po nito, hindi po siya ganun katatag. Kaya ang ginawa po natin ngayon pagta-transplant, itatabi muna po natin sa safe na lugar na kung saan hindi po siya nagagalaw. Tsaka yung hindi, morning sun. Morning sun lang po. Kasi may tendency po na manilaw to. Ano po? Kung mga ka-garden, yung ating minarkot ay tatanim na po natin. Pwedeng-pwede na po niyang diligan para pagka po naitanim na po natin, didiligan na po natin siya ng tubig. At sana po na kapagbigay ulit po kami sa inyo ng idea about markot at grafting. So bali hindi po grafting lang ang dapat yung matutunan pati sa pagmamarkot. Ano po? So hanggang dyan po mga ka-garden, maraming marami po salamat ulit sa suporta. At sa mga gusto pa po mag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para matuto din po kayo sa aping tutorial sa pag-aalaman. So hanggang dyan po, maraming maraming salamat po sa inyo.